Hello guys, welcome to our channel. Bago pong lahat, huwag niyo pong sanang kalimutang i-like and share and subscribe and click the notification bell sa baba para updated po tayo sa i-upload na video. Let's go! Magkumpare, nagiinuman. Ngayon, napagkatuhan ng dalawang magkumpare about sa mga aso sa Pilipinas. Sabi ng unang kumpare, kumpare, alam mo ba ang Pilipinas ay isa sa pinaka matapang aso sa buong mundo? Tumugon ngayon yung pangalawang kumpare. Di nga pre, ang alam ko pre sa mga bansang ito, mga European country, kagaya ng Amerika, German, at saka Japan. Pero Asia rin ng Japan. Sabi, hindi pre, sabi ng unang kumpare, hindi pre, sa Pilipinas ang pinakamatapang na aso sa buong mundo. Paano? Sabi nung pangalawang kumpare, edi nga pre, paano mo na sabi? Ganito ko yan pre. Dati kasi pre, mayroong labayan ng aso dito sa, alam ba yung dogfight? Yung dogfight. Ngayon, dito sa Pilipinas, kinanap yun. So, apat na bansahan naglaban-laban noong time na yun. Amerika, Germany, Japan, at saka Pilipinas. So, ang gaganda ng aso, breed ng aso nila. Ngayon, dito kinanap sa Pilipinas. Oh, ang ganda ng arena dati. Labanan talaga ng mga aso. Oh, ang una, kasi ang labanan dito kasi sinong malakas ang audience, makapatinig ang audience sa laban, sila ang manalo. Ngayon, nakikita ng mga Pilipino nanonood ang lalaki ng aso ng taga-Europe. Tapos, siyempre, ang mga pagkain ng pedigree ay ang sa Japan, magaganda rin kasi magaganda rin breed ng aso dun eh. Ngayon, siyempre ang Pilipinas nagagawa ng paraan para makamanalo tayo. At saka, ang lalaki ng yun, ang tatapang ng aso nila. O, start na. Nung araw na yun, ginanap na yung dogfight. O, ang gaganda ng kulungan ng mga na cage talaga, nilalabas sa cage. Sa, ito, pinasok sa arena. Ang una muna naglaban ay yung Amerika tsaka Germany. Ang ganda ng aso ng Amerika. Grabe. Bulldog. Tapos Germany, German Shepherd. O nauna nagbitawan yung dalawa. Grabe. Kagatan talaga. Ang lulupit. Kundi kagatan talaga. Matindi kagatan. Panalo ang mga Amerika eh. Tapos nun, yun, matapos yung laban. Tapos ngayon, ang Pilipinas naman, tsaka Japan, laban. Yun din, pinasok ng Japan yung cage, yung arena. Pinasok na yung aso nila. Naka-cage din. Ngayon, pagpasok ng Japan, ganda ng breed ng aso nila. Shiba Inu ang breed, ang gaganda. Tapos ngayon sa Pilipino, nagaantay ang mga Pilipino na pasok yung sa Pilipinas na aso, kasi lalaban na eh. Kung yung may-ari ng aso, pinasok lang, nakasako yung aso. Pumapalag lang aso, hindi tumatahol eh. Nakasako lang. Ako, di, ganyan na. Nangyari, binuksan na yung sa Japan. Kitang-kita mga hila-hila nung may-ari yung aso nila. Siyempre, ang tatapang. Pero sa Pilipino, nakagayon lang. Parang may kinakabahan pa yung Pilipino eh. Ilabas yung aso nila eh.
kung nangyari, nag-start na. Pag-start, pagbukas ng Pilipino, tapos binitawan din ng Japan yung sa kanya. Kita kong paglabas ng aso, kita mo, pulang-pulang mata ng aso ng Pilipinas. Naglalaway pa. Oh, natakot ngayon yung sa Japan. Kasi ibang itsura ng aso na rin. At sobrang takot nung yun, nung nag-may-ari, tumakbo na yung may-ari. Ko, lapain dalawa, takbo yung yun sa Japan. Ngayon nakalimutan na nung may-ari nung arena, sasaraduhan yung pinto ng arena. Tapos kung nakalabas ng aso ng Pilipinas, ito na, takbuhan yung mga audience, ubos. Ay, ang Pilipinas ang pinakamataas kasi, biro yun naman. Yung palang asong yun, asong ulol. Bangaw. Sino ba hindi matatakot?